Dato ang pulis o pati yung military na magkipag-meeting sa akin to disturb. This is not the weekend talaga para sa mga DBS. Sino ngayon nagkasabi ng totoo? Alam nyo, kawawa talaga ngayon. Itong weekend talaga na to, kawawa si Attorney Harry Roque. Promise. Part 2. Sabi, Duterte veers clear of destabilization plot versus Marcos Jr. Naalala nyo nung tinapik natin to, nung si Attorney Harry Roque, sabi niya, nabalita, ayon daw sa kanyang A1 source. A1 source. May kinausap daw kasing mga general si FPRRD. Tapos, itong mga general na ito ay nagsumbong kay PBBM. Ang pagkaka-interpret daw ni PBBM doon sa sumbong sa kanya, merong destabilization plot laban kay PBBM. Kaya raw nagbago ang ihip ng hangin ni PBBM sa ICC. Gagamitin daw yung ICC para ipang-atake kay FPRRD. Yan. Yun yung chismis. Nagsalita na naman si Digong. Nagsalita si Digong. Ito yung sinabi ni Digong. Medyo mahaba lang ha, 5 minutes. There, sabi ng Manila, you're meeting with AFPs, TNT officers, officials, armed forces officials, other politicians, and other important. Your mom, if you have plans, secret meetings for the staff, ano may gagawin kayo? Ako? Yeah. Sino maniwala sa akin? They're meeting you daw. Hindi yun lang basta ang gusto nga nila natin. Secret meeting daw kayo. Kaya yan ang worry ng Manila. Kaya pa-check sa akin. Sino naman gagong pulis o pati yung military na magkipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. Wait lang. Sorry. Natawa ko sa reaction. Hindi ko. Kasi, ang tanong ni Kuya, sabi niya, may pinapatanong sa Maynila. Matawa nga ako dun sa ano yung pagkakakualify niya sa question eh. Pinapatanong ho sa akin ng Manila. Manila? Sino Manila? Pinapatanong ho sa akin ng Manila na may secret meeting daw kayo with generals. Nagpa-plot daw kayo ng destabilization laban kay Marcos. Tapos, nakakatawa. Classic talaga. Alam niyo, ito yung, kung meron man ako namimiss kay Digong, yung mga gantong reaction niya. Nakakatawa yung mga reaction niya eh. Classic talaga eh. Pero as usual, mga kutsero, bago natin puntahan yan, mag-shoutout man tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na ba magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin niyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account. Ilagay niyo ba ang account details sa dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag gumamit pa kayo ng promo code na Coach Jarrett, sa una niyong padala ay makakakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na sa Sendway for all of your remittance needs. Secret meeting daw kayo. Kaya yan ang worry ng Manila. Kaya pa-check sa akin. Sino naman ang gagong pulis o pati yung military na magkipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. Who do you think is, nag-leak ng mga ganyan ng mga balita? What do I think? It's all insecurity, maybe. Insecurity. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my... naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Play somebody else? In place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Agoy! Agoy! Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Ang sakit siguro marinig yun ng mga DBS, no? Diba?
Sakit siguro marinig ng mga DBS yun. I'm comfortable with Margos. Ulitin natin. I'm comfortable with Margos. O, sabi niya. Na. Ayaw mawala. May mag-play. Why should I replace him? In place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. I'm comfortable with Marcos. Alam nyo, this is not the weekend talaga para sa mga DBS, promise. This is not their weekend. I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Hindi ko ginawa nung at the height of my power. Ngayon pa nanahimik na ako. Huwag na lang silang mano. It's either they're bullshitting around or plain insecurity. But whatever, you know, I'd like to... Ano mo na presidente na ako? Wala na akong... I'm quite... contented or I'm quite content with what I have achieved for myself, for my family, and for my country. Okay na ako doon. Wala na akong... If there's somebody who'd like to fuck with this country, let him do it. Wala na akong kasali niya. How will you address people that are saying that you are behind the destabilization plot because you wanted to reposition the vice president? Because they say you are not contented with the current government and you're telling us that you're fine with Mr. Marcos. In the first place, what would be my objective or purpose actually? They're saying that you're repositioning the president, the vice president. That's why you are plotting the coup. Is it true? Is it cruel for you to hear that? There's a lot of stupid people around, so they are the stupid people saying these are the things that they would like to. Dumaan ako pagka presidente, I have had my days of fun and glory. Hindi ko na kailangan balikan yun. Pumasok ako sa presidency na kilala ninyo ako. Lumabas ako sa presidency, kilala ninyo ako. I went to Manila to become the president, to rule over this land, leaving that old house there in Doña Luisa. I finished my term. Bumalik ako sa Doña Luisa. Given the circumstances and talks which you said you have nothing to do with it, you are fine with yourself, how do you ask the Filipino people to reunite for a common good at this point in time, sir? Well, let others do it. I'm through. Ibig sabihin, Uy Cordapia, ganito yan, tapos na ako. I have my time. I was given a time to be there to contribute something to my country. Tapos na. Wala. Dalawang comment. So, well, sige, i-process natin to. Una, sabi niya, insecure lang sila kung sino man yung sila. Hindi natin alam kung sino yung sila. Pero, ang pagkakaintindi ko, hindi naman ang galing sa Malacanang yung disturbed na chismis.
Hindi kay ano yan, hindi sa Malacanang nanggaling yan. Na-spill yan kasi nagsalita si General Browner. Yun yung nangyari dyan. Nagsalita si General Browner, sinabi niya sa AFP, parang graduation yata yun, I forget. Basta AFP yun. Ang sabi niya, wag daw makikisali yung active military sa mga bagay-bagay na tulad ng destabilization. Pwede ata ganyan-ganyan. Wag daw makikisali. Kasi may nabalitaan daw siya, etc., etc., what have you. Ngayon, hindi natin alam kung are they referring to the same thing. Kung si Digong at saka to si General Browner, eh isa lang ng sinasabi. Hindi ko natin alam yan. Pero, yun lang naman yung connect. So, to say, para sabihin na it's just in their heads, etc., etc., you would have to dispute. Ang kailangan mong i-overcome na fact ay yung report na nakipag-usap daw si Digong sa mga generals. Yun. Yun yung kailangan i-debunk. Which, hindi rektang sinagot ni Digong. Hindi yan direktang sinagot. Ang sinagot ni Digong is, wala siyang pinlanong distab. Yun ang sinagot niya. Wala siyang pinlanong destabilization. So, hindi natin alam kung yun ba tawag dito. So, it assumes na meron talagang pag-uusap nga na naganap. Yun yung assumption. Yun yung assumption mo dyan. Hindi lang natin alam kung ano yung pinag-usapan. Basta ang sinabi ni Digong, hindi disturb yun. Hindi disturb yung pinag-usapan nila. So, yun yung una ko napansin. Pangalawa ko napansin is this. Tinanong siya tungkol doon sa purpose ng destabilization. Ang tanong sa kanya ng member of the press is to pre-position VP Sara Duterte. Narinig niyo yung sagot niya na yun. Ay, yung tanong. Na kaya daw nagpaplano ng destabilization ay dahil para i-preposition si VP Sara Duterte. Sumagot naman si Digong na hindi ko alam kung hindi lang ba niya gustong sagutin yung tanong, pero hindi in-address ni Digong yung tanong. Kasi ang sinagot niya, I've had my time as a president. Malayo yung sagot eh. Malayo yung sagot. So, hindi niya sinagot yung tanong. Ang tanong ay, pinuporma mo ba si VP Sara kaya ka nagpaplano ng distab? Yun ang tanong. Ang sagot ni Digong, lumipas na ang panahon ko bilang presidente. Yun ang sagot niya. So parang hindi na-address ng rekta yung tanong. So, dito sa sa disturb, mukhang hindi malinaw yung mga sagot ni Digong dito. Which is nakakatakot. Not because, although sinabi ni Digong ayoko ng bloodshed, ayoko ng pag nag-disturb, puro bloodshed, puro etc., etc. Sabi niya, sino namang gago o polis o military makikipag-meeting sa akin to disturb? Ayun, yun yung sagot niya sa una. Bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this point in my life? It's either they are bullshitting around or plain insecurity. Yun yung sagot niya doon sa unang tanong. But then again, mga kotsero, sino ba kasi ang saan ba nanggaling? Saan ba nanggaling yung kwento? Sa kanila rin. Sila yung nakikipag-usap eh. Diba?
Hindi naman niya dininay na mayroong meeting na naganap. Ang dininay niya yung meeting for the purpose of this tab. Pero may meeting na nagaganap. Tapos, meron pang... Wait lang. Okay na ako doon. Wala, they let him do it. You address people that are saying that you are behind the destabilization plot because you wanted to take position the vice president. Because they say, you are not contented with the current government and you are telling us that you're fine with Mr. Marcos. In the first place, what would be my objective or purpose actually? They are saying that you are repositioning the president, the vice president. Yun, that's why you are plotting the coup. Is it true? Ayun, yun tanong. You are prepositioning the vice president. That's why you're plotting a coup. Is it true? Sagot ni Tatay Diggs. Is it cruel for you to hear that? There's a lot of stupid people around us. Totoo naman yun. So they are the stupid people saying these are the things that they would like to. Dumaan ako pagka presidente, I have had my days of. Yun. Yeah, parang weird. Parang hindi sinagot yung tanong. Although siguro, partially, sinagot niya dun sa sinabi, sila lang nag-iimbeto, these stupid people. Pero, diba? It's not an outright denial. Hindi niya sinabi na, hindi, hindi ko pinuposisyon yung anak ko. It's not like that. So, hindi natin alam. Hindi natin alam. But ang sigurado is, meron mga meetings na naganap, pero hindi tungkol sa disturb, yung sabi niya, yung sabi ni Tatay Diggs. But, nung tinanong siya tungkol dun sa pre-positioning ni VP Sara, hindi niya in-address yung tanong. So, hindi ko lang alam. Kayo, I mean, kasi paulit-ulit kasi yan kay Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, yung disturb rumors daw ang dahilan kung bakit nagbago daw ang isip ni PBBM sa ICC. Yan. So, it's one. Ngayon, kung tama yung, kung totoo yung sinasabi ni Tatay Diggs, isa lang ibig sabihin yan. Dalawa lang ibig sabihin yan. Either nagsisinungaling si Attorney Roque o nagsisinungaling si Tatay Diggs. Yun lang yan. Wala namang ibang wala namang gitna dyan O sino ngayon nagsasabi ng totoo? Yung kay Harry Roque, kaya niyang suportahan yung allegation ng distab na sinabi ni General Browner. Kaya niyang yun. Kumbaga, yung sinabi ni General Browner magpapatunay na mayroong meeting tungkol sa pagdidistab. Yung sinasabi ni Tatay Diggs, makakapagpatunay lang yan. Siya lang. Siya lang makakapagpatunay dyan. Walang hindi natin alam kung totoo ba yan or what have you. But ang problema kasi dito mga kutsero hindi man through a military coup yung destabilization na nagaganap. Meron kasi mga ibang paraan Meron din kasi ibang paraan na pag-destabilize. One is two make the president untrustworthy. Leading to betrayal of public trust. Kasi hindi naman dinefine kung ano yung betrayal of public trust. It can be anything. Pwedeng kahit yan. Can be anything. Hindi naman dinefine So, right now ako to personally, I think there is really a destabilization effort. Not through the military. Hindi sa pamamagitan ng militar. Pero sa pamamagitan ng PR, public relations. Sa pamamagitan ng PR. Doon nila dinadaan yung tawag dito. Destabilization.
Umaasa sila na mawawala ang tiwala ng tao sa administrasyon. Pag nawala ang tiwala ng tao sa administrasyon, o di pwede lang nilang ulitin yung ginawa nila kay ano, kay Erap Estrada. Pwede nilang ulitin nila ulit yung ginawa nila kay ano, kay Apolacay, kay FEM. Ganun lang kasimple yun. There is destabilization, but not in the military. It's through public relations. And kaya nga, ingat-ingat kayo guys sa mga napapanood at naririnig nyo. Ingat-ingat kayo. Kasi, di ba tulad yan, yung Bulboron video na yan. It is meant to chip away at the trust and confidence you have at the government. Oh. Tinan nyo yung mga nagkakalat ng ano, ng ganyang chismis. Nasa Pilipinas ba sila? Wala. Pag nagkagulo dito sa Pilipinas, palagay nyo, sinong mahihirapan? Yung mga nasa Pilipinas o yung mga nasa abroad? Di mga nandito sa Pilipinas. Tayo, mahihirapan. Pag nagkagulo dito, yung mga nasa abroad, tuloy-tuloy lang ang buhay nila. Tignan si Gerald Macanas. Baka kasuhan pa ng PNP? Baka. We don't know. Bakit? Eh, naniwala dun sa Pulboron video, pinagkalat pa. So, ingat-ingat sa pinapaniwalaan. Kasi, at the end of the day, tayo yung mga Pilipino na nasa Pilipinas ang mahihirapan. Di naman sila. Di naman sila. O sila, kumikita sila sa YouTube, kumikita sila sa mga views nyo, di ba? Kakapera sila. Tapos ginagastos nila saan? Sa ibang bansa. So, good luck. Ingat-ingat na lang sa pinapaniwalaan. Mag-ingat kayo mga kutsero. Gamitin natin ang ating ano, isip. Kasi yung mga nasa Pilipinas, tayong mga nasa Pilipinas ang mahihirapan kapag nagpatuloy yung disturb na yan. Yan, di tayo masi-esenso eh. Laging may disturb-disturb na yan eh. Sa akin, walang problemang pumuna ng ano, ng admin. Basta nasa ano, basta merong nasa lugar yung puna. Yung may ano ba, yung una may ebidensya. Hindi yung nag-iimbento ka lang ng kwento. Kasi alam nyo, mga kodjero, hindi showbiz ang politika. Sa showbiz, kapag gumawa ka ng intriga, apektado lang yung buhay ng artista. Sa Pilipinas, pag gumawa ka ng intriga, apektado buhay ng buong Pilipino, lahat ng Pilipino sa bansa. Ganun. By the way, ha, sa isip ko, iba ang DDS. Ha. Iba ang Duterte, diehard Duterte supporters. Medyo mas matino sila. Kumpara sa DBS, yung, ano, yung Duterte Balahura supporters. Magkaiba yun, magkaiba yun. Yung, ano, yung DDS, medyo level-headed pa yan. Yung mga Balahura, wala, wala talaga yun. May mga ipokrito. So, ayan po mga kutsero. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Kaya huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel at pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And God bless everyone. God bless all of you. Elvis Soriano, salamat po sa inyong super chat. And I'll see all of you in our next live stream. Bye everyone. See you next time. Bye.